May katibayan anya si Senator Rizza Ontiveros para patunayan na lehitimo ang warehouse staff ng formally na kanilang ipresenta sa Senado na nagsiwalat kamakailan ng pagpapalit ng expiry date sa face shield na isinuplay sa gobyerno. Ito'y matapos ang naging alegasyon ng isa rin umanong empleyado ng formally na binayaran umano ng kampo ni Ontiveros ang naturang testigo para magbigay ng testimonya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang video na ibinigay ng formally at ipresenta rin sa media ni Attorney Ferdinand Topacio na abogado ngayon ni formally Director Lincoln Ong, sinabi ng isa ring nagpakilalang warehouse staff ng formally na katrabaho umano niya ang testigo ni Ontiveros na nagangalang VJ. Kaya po lumabas si VJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si formally. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay VJ ay si Miss, si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Ontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Itinanggi rin nito ang umano'y nangyayaring anomalya sa warehouse. Kaya po namin patunayan sa loob po ng production na wala pong ganun. At doon po sa sinasabi na sa mga reject na nakarating po sa mga frontliner na daw po, hindi po yun totoo. Ayon kay Topacio, pag-aaralan nila na sampahan ng kaso si Ontiveros. Ayon naman kay Ontiveros, mismong ang testigo ang lumapit sa kanilang tanggapan at may patunay anya na email para rito. Masusi rin anya nilang sinuri ang mga impormasyon na ibinigay ng kanilang testigo. Dagdag ng senadora, huwag na anyang tangkaing ilihis ang usapan dahil mismo ang formerly executive na si Crizel Grace Mago ang umamin sa anya'y ginagawang panggagancho sa gobyerno. Hindi rin uurungan ng senadora ang anumang kaso na isasampa laban sa kanya. Hirit din ito kay Topacio, hindi na umano nito maiisahan ang taong bayan at paso na rin ang script ng abogado gaya umano ng mga face shield na isinuplay ng formally. Bukas na isasagawa ang 10th pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.